video na ito ay tungkol sa mahalagang aral na dapat pakaisipan tungkol sa hiwalayan o breakup. Una, ang pag-iyak ay hindi nangangahulugan ng kahinaan. Normal lamang na umiyak ka dahil sa kalungkutan pero dapat hindi ka magpasindak. Alam naman natin na ang hiwalayan ay ang isa sa pinakamadilim na pwedeng sapitin sa buhay. Lalo na kung alam mo sa sarili mo na sumugal ka o itinaya mo ang buo mong pagkatao at pangarap dito. Nagbahagi ka na ng iyong buhay dahil siya ang kalahati. Uminsa ay kabuoang laman ng puso mo. Nag-effort o nag-invest ng emotional attachment at love. Gumawa na kayo ng mga masasayang alaala ng magkasama at higit sa lahat. Nakabuo na ng mga plano para sa hinaharap at dahil sa biglaang hiwalayan o pag-iwan sa'yo, lahat ay mawawala ng saysay dahil sa siya ay sumuko at nagpasyang iwan ka. Dahil dito, ang tanging magagawa mo na lang ay umiyak ng umiyak. Ang pag-iyak ay may magandang benepisyo upang maiwasan ang labis na pagdaramdam at nakapagpapagaan din ito ng nararamdaman. Pero dahil sa kakulangan ng kamalayan sa konsepto ng pakikipagrelasyon, hindi lahat ay nauuwi sa kasalan. Oo, ang kalungkutan ay hindi angkop, ngunit mabuti sa paraang nakakapag-isip ka ng malalim sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang iyong pag-iyak ay nangangahulugan lamang ng iyong tunay at totoong pagmamahal sa isang tao. Minsan, umiiyak ka hindi dahil sa hiwalayan o hiniwalayan ka, kundi dahil sa pinaghihinayangang pinagsamahan, tagal ng relasyon, paraan kung paano ka iniwan o hiniwalayan, o dahil sa kaisipang ganun ka ba talaga kadaling kalimutan, iwan at saktan? Masasabing sa isang relasyon na ang tunay na lalaki o babae ay yung tipong umiiyak dahil alam nila ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Kadalasan, pinaparanas sa iyo ng Diyos ang masaktan para maging buo at maging handa sa susunod mong laban. Hindi din magiging solusyon ang mabilisang pagpalit sa nakarelasyon dahil lamang sa gusto mong mapadali ang moving on process mo. Kung talagang meron kang malasakit sa batas ng Diyos at sa dati mong nakarelasyon, ay nararapat lamang na maging maingat at matutong maghintay sa tamang panahon. In short, it is better to cry than to try desperately para lang mapatunayang na ikaw ay hindi dapat sinayang. Yes, it is true that silent treatment or silence can kill a relationship, but definitely the best weapon para makita ang halaga mo at may balik ang respeto na karapat-dapat para sa'yo. Pangalawa, magmahal ng sapat upang hindi mawala. Magmahal lang ng hindi nawawala. Lahat ng relasyon ay hindi perpekto, hindi ang dumper o dumpy. Minsan, hindi porket ikaw ang nang-iwan, ikaw ang may kasalanan, at hindi dahil ikaw ang iniwan, ikaw ang ginawa ng kasalanan. In short, walang ligtas sa epekto at kahihinatnan ng hiwalayan. Ang totoo ay magkakaiba lamang ng reaksyon o response sa nangyari, kaya dumadoble ang bigat ng nararamdaman dahil sa maling interpretasyon ng mga bagay-bagay. Tandaan na ang tunay na pag-ibig ay laging may kakambal na respeto, sakripisyo at pagtitiis na dapat lamang nating gawin hindi lang sa umpisa pero hanggang sa dulo o tinatawag nating hiwalayan. Walang madali pagdating sa pag-ibig at walang mahirap sa taong nagmamahal. Huwag lang mawala sa sariling pagkakakilanlan. Yung tipong sinisimula ang lahat dahil sa iisang tao, pati sarili mo. Tandaan, ang buhay mo ay hiram lamang, kaya patunayan mo, hindi lamang sa sarili mo na karapat-dapat ka sa buhay na yan, kundi para sa puong may kapal na tunay na nagmamahal sa'yo ng walang pag-aalinlangan at kapalit. Isipin mo ang mga magagandang alaala nyo at limutin na ang mga hindi ka nais-nais. Palayain mo ang sarili sa kalungkutan upang mapalaya mo ang ibang tao dahil sa mata ng Diyos, ang iyong hiwalayan ay hindi katapusan ng ugnayan dahil sa iisa lamang ang inyong ama na nagbigay sa inyo ng buhay.
walang makapagsasabi ng kapalaran dahil may chance na baka kailangan nyo lang ng pansamantalang pahinga upang sa hinaharap ay maging best version na kayo para sa isa't isa. Bago mo mahalin ng ibang tao, ibigay mo muna ito sa sarili mo dahil tulad ng araw at buwan, ikaw din ay may mission bilang nilalang isang pag-asa upang magbigay liwanag sa buhay ng isang mundong makasalanan. Tandaan, ang iyong pinagdadaanan o pinagdaanan ay katiting lamang sa mundong iyong ginagalawan. At kung kaya nila, walang imposibleng makakaya mo din. Ikatlo, tignan ang nangyari bilang isang positibong bagay. Matuto at maging positibo sa buhay. Totoo nga namang, hindi mo lubos na maiintindihan ang isang pangyayari hanggang hindi mo mismo nararanasan. Pero ang tanong, kailangan pa bang maranasan isang bagay para matuto? Hindi pa ba sapat ang gabay? At paalala ng mga tao nagmamahal sa'yo? Tandaan, ang hiwalayan ay isang malungkot na pangyayari kung saan nakakaranas ka ng kabilaang katanungan sa isipan kung ano ang dapat gawin. Balikan mo ang nangyari, himay-himayin at pagbula-bulaanan. Paano ka ba bilang isang karelasyon? Naging patas ka ba sa karelasyon mo? Kung sino ang nagkamali ay nararapat lamang na magpakumbaba. Pero tandaan na kahit sino man ang nag-umpisa o dahilan, walang masamang magpakumbaba o magbaba ng pride, hindi lang para sa sariling peace of mind, kundi dahil iyon ang kagustuhan ng poong may kapal. Gusto mo bang masira ang ilang taong pinagsamahan dahil lang sa taas ng pride? Laging pakaisipan na ang pag-ibig ay hindi paligsahan kundi isang banal na regalong dapat iniingatan. Matuto ka na dapat sa pagkakamali ng nakaraan upang maitama ang kasalukuyan at hinaharap. Ika-apat, walang permanente at perpekto sa mundo. Bibiguin ka ng kahit sino paman, ngunit hindi ng Diyos. Laging tandaan na lahat ng bagay sa mundo ay temporary lamang, kaya habang nasa'yo at nandyan pa sila, ay pahalagahan at ingatan. Ang breakup ay isa sa mapapatunay o magpapatunay na iiwan ka ng lahat pero hindi ng ating Panginoon. Tandaan, hanapin mo ang partner mo na may takot sa Diyos, may pagmamahal sa magulang at isang taong tanggap lahat sa'yo dahil iyon ang tunay na kulungan ng pag-ibig. Hindi ang material na kayamanan o dami ng salapi maging ng ari-arian. Sa panahon ng iyong kasuwian, piliin mong kumapit sa Diyos, hindi sa bisyo ng kapaligiran tulad ng alak, barkada, babae, droga at iba pang tiyak na makasisira sa iyo. Pagkos ipagdasal mo na bigyan ka ng kapayapaan at karunungan upang maunawaan, matanggap at maramdaman ang presensya ng poong may kapal. Tandaan, hindi binigay ng Diyos ang isang pagsubok para gumive up ka, kundi para maging matibay ka bilang isang tao o isang karelasyon. Kung ano man ang nangyari tulad ng hiwalayan, ay hindi kagustuhan ng Diyos na masaktan ka. Ang pang-iwan sa'yo ay isang katunayan kung gaano ang lalim ng pagmamahal o pundasyon ng relasyon ninyo. Oo, madaming pagsubok ang mararanasan sa isang relasyon, pero hindi dapat kayo pumayag na yun ang magusga na magiging kapalaran yung dalawa. Tandaan, sa buhay ng tao, hindi mawawalan ng problema. Hayaan mong maging saksi lamang ito ng inyong pagmamahalan sa tulong ng gabay ng Diyos at tibay na nagmumula sa iyong relasyon o karelasyon. In short, ang permanenteng relasyon lamang sa mundo ay sa pagitan mo at ng Panginoon. Ikalima, maniwala at magtiwala sa plano ng Diyos. Dahil may magandang planong nakalaan sa'yo. Sa dinami-dami ng mga pagsubok sa buhay tulad ng pag-iwan sa'yo ng taong mahal mo ng walang matibay na dahilan, ay isang pakaisipan palagi na may magandang dahilan ang lahat. Kailangan lamang natanggapin ng taos sa puso ang nangyari at tignan ang mga posibilidad at oportunidad na pwedeng maitulot nito sa'yo. Kaysa ubusin ng oras sa pagdadalamhati at pagsisisi kung sino ang nagkulang. Mag-focus sa solusyon at hindi sa problema
o mas bigyang pansin ng magagandang kinabukasan naghihintay sa'yo. Tandaan, wala ka nang magagawa sa nakaraan dahil hindi na mababalik ang lahat, ngunit pwede mo pang maitama sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa nasimulang pangarap para sa kasalukuyan at hinaharap. Kahit sino ay walang makapagsasabi kung ano ang susunod na episode ng buhay mo. Laging tandaan na binigyan ka ng kakayahan para makapag-isip o makapag-desisyon ng tama. Kung hindi man ngayon ang tamang panahon para sa inyong relasyon, ay siguradong may plano ang Diyos. Magtiwala at maniwala na walang imposible sa Panginoon. Sa laban ng pag-ibig, dapat ay karamay mo ang buong may kapal dahil siya ang magpapatibay, gagabay at mag-aayos ng direksyon na parehas niyong tinatahak. Sa panahon ng iyong kalungkutan, bigyan ng chance ang iba na maging sandalan mo tulad ng pamilya, pero siguraduhin na ang taong pagsasabihan ay namumuhay sa salita ng Diyos para maibalik ka sa dati at matulungan kang makabangon at hindi kung sino-sinong tao na baka magpahamak pa sa'yo o magpalala ng problemang dinadala mo. Oo, makikinig sila, pero ang tanong, handa ba silang magmalasakit at umunawa para sa'yo? Tandaan, hindi maitatama ng isa pang kamalian ang problema, hindi alak, bisyo o pagsama sa masasamang impluwensya ng barkada ang makatutulong sa'yo, kundi ang kapaligiran na may mabuting hangarin, may takot sa Diyos at may pagpapahalaga sa buhay mo. Minsan, kung nasa tamang tao ka na, isang matino at mabuting kapareha, siya pa ang iniiwan mo. Laging tandaan na kapag nasa panahon tayo ng kasawian, magpapadala ng Diyos ng solusyon o gagabay sa'yo sa pamamagitan ng tao o bagay na dapat pinapasalamatan natin o ina-appreciate dahil ganyan kabuti ang Panginoon. Bago ka pa humiling, alam ni God ang nasa puso at isip mo. Gustong makita ng Panginoon kung paano ka ka-faithful. More failures and flows of tears means na mas magiging matibay ka. Kadalasan, ang couple ay may magkaibang pananaw sa buhay at iyon ang kagustuhan ng Diyos. Why? Dahil hindi lang iyan nilaan sa'yo para maging boyfriend o girlfriend o asawa, kundi para maitama, maisama, maituwid mo ang maling paniniwala o may lapit at mapakilala siya sa Panginoon. That's the reason why love is a double-edged mission, to love and to be loved. In short, bibigyan tayo ng hindi perfectong partner para malaman natin ang tunay na kahalagahan ng salitang pag-ibig. Always find joy in the shadows of heartache. Find peace and solution about the problem. Have a deep reflection para makita mo palagi ang hope at good sides sa bawat sitwasyon. Na may dalawang pangkalahatang dahilan ang breakup. It's either a blessing or a lesson. If you truly fight for it to work it out through good and bad times, you are a blessing to that person. But if you are the type of person who is selfish, arrogant, user, or a kind of a person na walang appreciation sa partner or realization sa bad actions, you are a lesson. Yes, a lesson who do not know how to love. Psalm 147 verse 3. He heals the brokenhearted and binds up their wounds.